Magandang araw sa inyo mga sir. Kumusta kayo? Welcome back nga pala sa ating channel na ito. Munting channel. Ginawa natin ito para makapag-share tayo. Lalong-lalo na sa mga gusto matuto sa mga ganito na gawain o yung mga paguhan pa lang. Kahit pa paano, makatulong naman ito. Ito nga pala mga sir. Ito yung tanggap ko dito. LG na 32 inches ito. LCD type. Bali ang nangyari dito, natamaan daw ito ng kilat. Kaya ito, yung kanyang mainboard, sinubukan ko ito gawin. Kaya lang, talagang mahirap na ito gawin dahil una-una wala tayong pamalit na parts. Maski pang actual, wala tayo. Kaya ang gawin ko na lang dito mga sir, papalitan natin ito ng ibang board. Bali ito mga sir, yung ipapalit natin, itong ace na ito. Ayan o, ace yan. Ayan mga sir, basag. Ito. Bali ang nangyari daw dito, sabi na may-ari, natumba daw ito ng pusa. Kaya ganun, nabasag ito. Wala naman tayong available na pamalit na panel dito kasi ito maliit ito, 24 inches lang. At saka itong isa niya naman, okay naman sana ang panel nito. Kaya lang, sira naman yung mainboard. Kaya bali ang gawin na lang natin dito, itong ace, kasi ang may-ari nito, siya din ang may-ari ng LG, siya din ang may-ari ng ace na ito. At pumayag naman yung may-ari mga sir na i-parts out natin ito. Tatanggalin ang mainboard nito. Ipapalit natin dito sa kanyang LG na 32. Ayan. Ito mga sir, nabaklas na natin yung driving board ng Ace. 24 inches ito. Bali ito yung ipapalit natin dito sa ginagawa nating LG. 32 inches ito na LCD type pa. Bali ito naman yung kanyang LVDS mga sir. Oh. Ito naka 5 pairs ito. Ibig sabihin ng 5 pairs. Itong 1 pair na ito. Itong mayroong white at saka mayroong blue, ibig sabihin 1 pair ito mga sir. Pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, bali 5 pairs yan o 5 pares. At saka ang ibig sabihin naman ng mga black na yan, yan yung kanyang ground. At saka ito naman mga sir, yung kanyang kulay pula na ito. Ito naman yung kanyang 12 volts output na galing dito sa mainboard. Itong 12 volts output na ito, supply dun sa ating panel o sa ating tikon board o top board. At saka itong 5 pairs na ito, may iba din dito na 10 pairs din. Mostly ginagamit naman yon sa mga 40 inches pataas. Mayroon naman yon sa mga 32 din sa iba na maliit. Depende sa panel mga sir. Pero ito kasi sa atin, pwede ito sa 5 pairs itong ginagawa natin. Kaya ito yung ilalagay natin. At saka ito mga sir, ang tawag dito, mono. Ang equivalent kasi ng mono, 5 pairs. Pag sinabi na dual, yun naman yung 10 pairs. Ibig sabihin, 10 pares yun. Ito naman yung kanyang sensor para sa remote. Ito mga sir, oh. Ito naman yung kanyang power indicator. Itong kulay pula. Ito naman yung kanyang manual. Ayan. At saka ito naman yung kanyang speaker mga sir, oh. Ito. Papunta ito sa speaker, ayan, yung kanyang speaker. Bali, hindi na natin ito gagamitin, itong speaker na ito. Bali, ang gagamitin lang natin itong wire na ito. Kasi, yan, yung terminal sukat dito sa, yan mga sir, sukat dito sa paglalagyan. Kasi yung kanya, ito mga sir, hindi ito kakasya dun sa terminal ng Ace. Bali, ang gagamitin lang natin dito sa kanya, itong kanyang speaker na dalawa. Ayan, left and right na speaker, gamitin natin yan. At saka ito naman yung kanyang remote. Ayan mga sir, kailangan natin ng remote na ito para sa setup. Kasi halimbawa na naikabit natin itong board na ito, tapos halimbawa ang kinalabasan sa screen ay hindi normal o hindi tama dun sa setup, pwede nating uulitin yung setup gamit itong remote na ito. Ito mga sir, bago natin mailagay ito, itong driving board ng Ace na ito, unahin muna natin yung power supply nya. Ayan mga sir, yung power supply ng ginagawa natin. Pagaganahin natin yung backlight niya kasi ang backlight niyan, inverter type pa yan kasi LCD type na TV pa ito, yung mga dating TV. Hindi kasi kaya ng ating ikakabit na board, yung backlight supply nito, hindi niya kakayanin itong ginagawa natin. Kaya kailangan talaga na pagganahin natin yung mismong backlight niya. Ito kasing power supply niya, hindi aandar ang backlight niyan pag walang trigger dito sa mainboard niya. Kaya lang magpapalit tayo ng mainboard, so no need na yung mainboard niya, kaya kailangan gawa natin ito ng paraan na mapagana yung backlight na kahit na wala siyang mainboard. Bali gagana yung backlight mismo lang sa power supply na yan.
siya yung magbibigay ng supply na para gumana yung inverter na yan at magkakaroon ng backlight. Ang gawin natin mga sir, tanggalin natin itong kanyang power supply para i-force on natin na gagana yung backlight na kahit walang windboard. Ito, baklasin ko lang. Ito na yung kanyang power supply. Bali, ang gawin natin dito, dito tayo mga sir, focus lang tayo dito sa socket na ito. Bali, ang gawin natin dito mga sir, ito mga sir, itong nakapangalan na inverter on. Bali, ang gawin natin dito, supplyan natin ito ng 3.5 volt. Dito may supply naman dito na dalawang supply. Iyan mga sir, yung dalawang supply na yan. Bali, kukuha lang tayo ng isang supply dyan. Pwede naman dito, pwede rin dito. Isusupply natin dito sa inverter on na yan. At ganun din dito sa kabila mga sir, ayan o. Yung kanyang power on. Ganun din, may supply naman dito sa kabilang side. Dito din sa hiliran niya. Ito mga sir, itong dalawa na ito, supply din ito na 3.5. Ganun din ang gagawin natin. Kukuha lang tayo ng isang supply dito. Pwede dito o pwede rin dito sa kabila na magsusupply dito sa power on. Ganun lang mga sir ang gawin natin. Ito na mga sir yung ginawa natin. Ito yung kanyang inverter on. Ito naman yung supply natin na 3.5 volt. At ganun din dito sa kabila. Ito naman yung kanyang power on. Itong kulay blue na ito. Ito naman yung kanyang 3.5 na supply. Ayan, sinuplayan natin ito. At ganun din ito sa kabila. Ay, yung ating ano nga pala mga sir, power supply. Ayun na, binalik ko na doon. Ayun mga sir, naikabit na. Ay, ito mga sir, plug in ko. Pansinin nyo yung pagkakaiba. Ito yung kanyang easy input. Dito, plug lang natin dito sa ating dito, sa saksakan natin, power on natin. Katapos, pansinin nyo ito mga sir, ito yung mga butas-butas na ito. Pansinin nyo kung may lalabas dyan na backlight. Ito, i-power on ko na. Ayan mga sir, power on na ito. Ayan, mayroon tayong 227 volt. Ayan, naka 60 hertz tayo. Yung ating backlight. Ayan, wala tayong naaninag na umiilaw sa mga butas. Ayan mga sir, wala. Samantala na ito, connected naman yan mga sir. Pati yung kanyang inverter. Pero wala tayong makita. Ito mga sir, ilalagay natin to. Itong ginawa natin. Ito. Bali, ang gawin natin, patayin muna natin. Pagkatapos, i-ano natin ito, i-kabit. Dito mga sir, itong ginawa natin, ilagay natin dito. Yan mga sir, nakalagay na yan. Power on natin ulit yung ating saksakan. Ganun ulit mga sir, pansinin natin yung mga butas-butas nito. Kung ano ang pagbabago kanina na wala ito. Ngayon, ito nilagyan natin. Tingnan nyo kung anong pagbabago. Ito, power on ko lang dito. Ayan mga sir, Ayan. Yan, umilaw na. Nagkaroon na tayo ng backlight. Ito, patayin ko. Yan. Buksan ko ulit. Ayan mga sir, saglit, patayin ko muna yung ilaw para klaro tayo. Ayan. Ito mga sir, ulitin ko. Yan, patayin ko muna. Tapos, patayin ko yung ilaw ko. Ito, i-power on ko ito. Pagkatapos, abangan nyo ito mga sir. Abangan nyo yung butas-butas. I-power on ko lang itong ating ano. Ito mga sir. Yan umilaw. Yan. Ibig sabihin mga sir, okay na. Buhay na yung ating backlight. Kahit wala itong kanyang mainboard mga sir, kasi pag wala kasing mainboard na kagaya nito, yung kanyang original na board, hindi natin mapapagana yung backlight niya kasi ang nagtrigger niyan, itong kanyang mainboard. Kasi ito mga sir, dito nakakunikin dito sa kanyang original na board, ayan ganyan yan mga sir, ang kinalabasan. Kaso nga ito, sira ito, magpapalit tayo ng board. Kahit na wala na ito mga sir, nabuhay natin yung kanyang backlight. Kaya malaya na tayo mga sir magpalit ng board. Ito yung ilalagay natin. Ipapalit natin dito sa kanya. Ito yung original niya. Ito yung ipapalit natin. Yung backlight natin, ayan, stable na yan siya. Kahit na wala ng trigger, aandar na yan siya mga sir. Ganun lang. Ito mga sir, tanggalin natin ito. Ikakabit natin yung ating board. Kasi ito, hindi na natin ito gagamitin. Bali, yung gagamitin natin, yung dun sa pamalit natin na board, yung sa ACE.
Ganito lang magtanggal mga sir, ito, itong kanyang lock na ito, itong dalawa. Ito, itulak nyo lang paloob, dalawa sabay. Kasi lock niya ito. Ganyan mga sir, oh, pag natulak nyo yan, hilain ng pababa. Yan, ganun lang magtanggal. Ito mga sir, yung ikakabit natin, itong ating ace na ito. Ito naman yung sa kanya. Yan mga sir, parehas lang ito. Bali ang pagkabit nga pala nito, kasi mayroong nakabara dito yan, oh, yan yung kanyang lock. Pero ang lock na yan, nakadesign yan, para hindi ito matanggal pa ganyan. Matatanggal mo lang siya pag ito, i-press natin ito, itong dalawang lock niya, maalis natin. Pero ang papasok nito, pwede naman kahit na hindi natin hawakan to, pwede rin naman kasi ang lock nito naka-slide. I-slide siya mga sir na pwede siya ipasok na ganyan pero hindi lang natin mahila ng pabalik na hindi natin pipihitin itong kanyang lock. Yung ganito na klase na LVDS mga sir, dalawang klase ito. Ito naman yung nasa kaliwang supply. At ito naman yung sa kanan ng supply. Ayan mga sir, oh. Pag nagpalit tayo ng board, halimbawa ito yung kanyang LVDS, pinasok natin doon sa Tikon board o di kaya sa top board. Halimbawa ang supply ay dito sa kaliwa. Bali ang gawin natin mga sir, i-buzzer mode natin sa ating multimeter. Kahit buzzer mode lang. Bali itusok natin yung panukat natin dito sa kulay pula papunta doon sa fuse. At sukatan natin kung may buzzer ba. Kung walang buzzer yan mga sir, magmula dito sa pula papunta doon sa fuse, ibig sabihin mali yung ginamit natin na LVDS. Ang gawin natin doon, palitan natin ng iba. Halimbawa, yung una na tinisting natin, yung sa kaliwa yon, palitan natin sa kanan. Pag napalitan natin sa kanan, ganun ulit yung gawin nyo mga sir. Ipasok ito sa Tikon o di kaya sa top board. Pag naipasok na ito mga sir, maglagay ulit tayo ng multimeter dito sa positive, papunta doon sa fuse. Pagka nagkaroon ng buzzer yan, ibig sabihin na yun ang tama na LVDS na ikakabit natin. Ganun lang yung palatandaan. Kasi pag halimbawa na nagkamali tayo ng kabit dito, malamang masisira natin yung panel. Kasi imbis na ang itong kulay red na ito, papunta doon sa kanyang fuse, doon sa supply input ng Tikon or top board. Ngayon, ang nangyari, hindi tumama. Bali, dito pumasok yung supply natin, dito sa signal. Sigurado mga sir, sira yung ano nyo, panel. Ganun lang mga sir, kailangan ay double check lang. Ito mga sir, sukatan natin yung kinapit natin na LVDS. At tingnan natin kung may continuity ito, papunta dito sa fuse natin. Ito yung fuse natin mga sir, oh. Ayan. Bali, ang gawin natin, itusok natin dito sa fuse. Tapos tusukin natin itong kulay pula na ito. Ayan mga sir, wala tayong buzzer dyan. Samantalang naka-buzzer mode naman tayo. Ayan mga sir, oh. Ayan, wala tayong buzzer dyan kasi nga mali yung kinabit natin na LVDS. Yung pasok ng ating supply na 12 volts, hindi tumagos doon sa fuse. Ibig sabihin, yung supply natin, pumasok ito dito sa mga signal. Kaya pagka ganun ang mangyari mga sir, na isaksak natin, sigurado masisira yung panel natin. O di kaya itong Tikon board. Bali, ang gawin natin dito, palitan natin ito. Tanggalin ko lang ito mga sir, palitan natin. Yan, ito ipapalit natin, itong isa na ito. Ayan mga sir, sukatan natin ulit. Dito ulit sa fuse niya sir. Yan o, tusok natin dito sa pinagtusokan natin kanina. Dito tayo sa kulay pula. Ayan mga sir o. Mayroong kontak ito sa fuse, ibig sabihin tama yung kabit natin. Ganun lang mga sir yung ano, yung paraan para ma-identify natin. Dapat dito tayo magsukat sa kanyang kulay pula, ayan o. Ibig sabihin tama yung pasok ng ating LVDS. Ito yung LVDS na gagamitin natin dito sa top board niya ito. May iba kasi na sit up mga sir, dito yung kanyang fuse. Pero akala natin dito dadaan yung kanyang supply. Pero may iba kasi na natikon. Na dito yung kanyang fuse pero dito papasok yung kanyang supply. Pag halimbawa na dito pumasok ang supply mga sir, pagdating dito niyan, putol yan dito. Bali, doon dumaan sa likuran, papunta doon sa kanyang fuse. Kaya hindi rin natin ma-sure na lahat ng nandito na fuse, dito din nakasintro sa kulay pula na ito. May iba kasi na dito yung pula, pero ang fuse nila dito. Yan, kaya mas maigi na ganun yung gawin nyo. Mag-buzzer mode na lang kayo, yung pula, papunta doon sa fuse para sigurado talaga na walang ano, hindi kayo magkakamali. Testing tayo mga sir, ito nga pala naka-sit up na. Ito yung ating driving board na ACE, nilagyan ko na ng cable yan at saka yung ating LVDS. Ayan na mga sir, nakalagay na doon sa Tikon. At saka yung ating speaker.
Ito, itong kanyang terminal, nakakunik na doon sa dalawang speaker dito at saka doon sa isa na yon. Saka ito na yung kanyang manual at saka ito yung kanyang indicator. Ang gawin natin mga sir, isasaksak muna natin itong power supply natin. Ito yun, no? Pa-ilawin muna natin yung backlight bago natin isaksak itong ating driving board. Ito, plug-in ko lang. Abangan natin yung backlight. Ayan mga sir, naka-plug na yan. Power on natin. Ayan na mga sir, umilaw na yung backlight niya. Ayan. Pero yung ating driving board, hindi pa na isaksak to. Isasaksak ulit. Dalawa yung gagamitin natin na saksakan. Ito yung saksakan ng driving board. Pansinin natin dito, dito sa indicator light na pula. Ito, i-plug ko lang. Ayan mga sir, yung kanyang indicator light. Ayan. Mayroon ng power supply. Ito, i-power on natin dito sa kanyang manual na pindutan. Ayan mga sir, nag-una. Tingnan natin yung kanyang screen kung ano ang kinalabasan. Ayan mga sir, may sound. Ayan mga sir, yung kanyang picture. Ayan, may okay naman yung tao. Kaya lang kung napapansin yung mga sir, baliktad. Baliktad yung kanyang, yung logo ng LG, ayun o. Ayan. Ang yung tao naman, ito mga sir, oh. Baliktad yung ating screen. Bali, ang gawin natin, natin ito, i-sit up natin sa remote. I-assemble ko muna ito mga sir, kasi mahirap natin i-testing. Bali, ang gawin natin dito, final sit up para final testing na rin tayo. Ito mga sir, naglagay tayo ng relay dito sa power supply natin, ayan o. Ayan mga sir, yung relay natin, bali ang relay na ito. Bali 12 volts ito, ayan mga sir, 12 volts ito yung trigger nito. Pagka nagkaroon ito ng supply na 12 volts, magkakaroon ito ng switch dito sa kabilang terminal, ayan o. Pagka nag-switch ito mga sir, tsaka palang papasok yung ating EC dito sa power supply. Ang purpose nito mga sir, bakit tayo naglagay ng relay? Para pag halimbawa na sinaksak ang unit na ito, hindi kaagad iilaw yung ating backlight kasi nga walang supply itong ating power supply. Bali, ang mangyari, pag sinaksak ang unit na ito, ang gagana yung driving board natin, yung ACE na yon. Bali, magkakaroon yun ng indicator light na kulay pula. Ngayon, hindi pa rin siya iilaw kasi iilaw yan pag halimbawa na naon natin yung driving board natin, yung indicator na red, nag-oscillate siya, umandar siya. Ang mangyari noon, magkakaroon ng oscillation dito sa ating Tikon board. Pag nagkaroon ito ng oscillation mga sir, ibig sabihin, magkakaroon din ito ng 12 volts. Pag nagkaroon ng 12 volts ito, magkakaroon din ng supply yung ating relay. Ito, pag nagkaroon naman ito ng supply, mag-i-switch ito. Itong ating dito sa kabilang terminal. Pag nagkaroon ito ng switch mga sir, magkakaroon na ng supply na AC dito. Gagana na yung ating power supply at ganoon din yung ating backlight, gagana na rin. Bali, ganon ang purpose ng relay na nilagay natin para na hindi yung pagsaksak iilaw kaagad yung backlight. Iilaw lang yung backlight mga sir pag sakali na mag-on yung driving board natin. Pero pag naka-red indicator yun siya, hindi yan mag-on. Bali, pag na-on natin yung driving board na lalabas na yung kanyang picture, lalabas na yung sound, sasabay ang oscillation dito, magkakaroon, tatagos dito sa ating relay. Magiging kompleto na sila. Ganun lang mga sir. Ito mga sir, final test na tayo. Itong unit nga pala, natakpan ko na ito. At saka yung cable natin, andun na rin sa likuran. Medyo matagal-tagal lang yung pagkagawa natin. Kasi nga, ito DIY ito. Iba yung board na nilagay natin. Kaya medyo mahirap natin i-install. Kasi nga, hindi sukat. Ito mga sir, i-plug ko na ito. Ito yung ating outlet. Yan. Dito. Plug natin dito sa saksakan natin. Power on natin. Ayan mga sir, yung kanyang indicator light. Ayan, yung backlight natin hindi gumana. Magkagana lang yung backlight natin kung sakali na mapandar natin itong unit. Pero pag halimbawa na ganyan mga sir, yung naka-red indicator siya, yung backlight natin, hindi gagana yung dahil dun sa nilagay natin na relay. Bali, ang mangyari, pag halimbawa na pa-on natin itong unit na ito, tsaka palang gagana yung backlight, kasabay na dun sa picture na lalabas. Ito mga sir, power on natin ang unit na ito. Ito, gamitan natin ng remote. Doon natin nilagay yung ating sensor. Sensor yan ng ACE. Ito mga sir, power on ko na. Ayun mga sir, nag-on na.
Yan, yung kanyang display, baliktad. Ayan mga sir, oh. Ayan, okay naman yung tao. Kaya lang, ang problema natin, baliktad siya, oh. Ayan mga sir, baliktad. Hinaan natin yung bulyom muna. Ayan, yung kanyang bulyom, sa itaas pa. Ayan. Bali, ang gawin natin dito mga sir, gagamitan natin siya ng remote. Itong remote niya na original pa, ayan o, Ace ito. Bali, ang gawin natin, baliktarin natin yung tao para maging normal ito. Dito lang sa remote mga sir, ang gawin natin dito, pindot lang natin yung itong Mino, tsaka apat na numero, Mino 1147, para mabuksan natin yung kanyang service mode. Ito mga sir, i-ano ko na sa remote, Mino 1147. Ayun mga sir, lumabas yung kanyang factory setting. Ayan. Bali, ang gawin natin dito mga sir, punta tayo dito sa panel setting. Ito, gamitan natin siya ng remote. Pababa tayo. Ayun mga sir, akyat tayo dun sa panel setting. Ayan. Pagkatapos pindot natin ito. Ayan mga sir, bali punta tayo dito sa kanyang mirror mode. Bali dyan natin siya i-adjust. Akyat tayo. Baliktad. Dito tayo pipindot dito. Ayan mga sir, paakyat siya. Dito. Pagkatapos nito mga sir, pindutin lang natin kung ano yung tama na setup. Ito, pindutin ko ito. Ayan mga sir, baliktad pa ito, itong kanyang display. Ito, pindot ulit natin. Dito ulit. Ayan. Lumipat sa kabila. Kailang ganun ulit. Baliktad. Pindot pa natin ulit. Ayan na mga sir. Okay na. Ayan o. Normal na rin yung display at saka kinalabasan ng tao. Pag alimbawa na okay na yan, bali ang gawin na lang natin mga sir, ito, exit tayo. Pindotin natin yung exit sa remote para mawala yung factory setting na yan o service mode nya. Dito, exit tayo. Ayun mga sir, nawala na, ibig sabihin okay na yan. Ito, mag-volume tayo. Ayun mga sir, okay na. Ayan, hinaan natin. Ayan, okay na rin. Tsaka, ayan mga sir, okay na rin yung kinalabasan nito. Ayan, okay naman yung kinabit natin na board na Ace ang brand. 24 inches lang yun. Pero ayan, yung kanyang kinalabasan, okay naman. Ayan mga sir, okay naman. Ayan, hanggang dito lang tayo. Maraming salamat nga pala sa inyo sa oras nyo. Sana nakatulong ito sa inyo, itong ginawa nating video. Hanggang dito lang tayo mga sir. Mabuhay kayong lahat. God bless. Bye-bye.